Hello everyone! Today, magde-declutter tayo ng room ni Mariko. So, yung room niya gagawin na naming walk-in closet dahil kulang kami sa lagayan ng damit. So, papakita ko sa inyo kung anong itsura ngayon ng kwarto niya. Pinag-iisipan ko kung anong gagawin kahit na ayusin ko ng ayusin, magulo pa rin. Makalat talaga siya sa kwarto kaya gagawin ko ng walk-in closet. Tara sa taas, akyat na tayo. Ayan. So, papunta tayo ngayon sa kwarto ni Mariko. Tingnan nyo. Sobrang kalat talaga. Total magsa-summer na. Ngayon ay spring, so mainit-init na, medyo mainit-init na pag binuksan yung pinto. Ito na ngayon ang itsura ng kanyang kwarto. Ayan. Bali, yung kama, inalis ko na. Natitiklop kasi yung kama niya kapag dito siya natutulog. Ayan. Naglagay na lang ng futon yung cushion niya. Ayan, nilalagyan na lang. Tapos tingnan nyo, ang kalat niya sa kwarto. Grabe. So ngayon, hindi siya dito natutulog, sa ibaba na. So ganyan na naging itsura. Tingnan nyo, kulang ako sa cabinet, di ba? Etong built-in cabinet na to, punong-puno din. Kaya, kailangan kong gawin na talagang walk-in closet. Bali, nag-order na ako sa Amazon ng hangiran at saka tiklupan. Basta may gagawin ako dito. Yung headboard na dini-IY ko, ayan na. Natatakpan na siya ng mga kahon. Dahil nung lumipat kami dito, napakadami pa namin talagang gamit na hindi pa naiilabas sa kahon. Kasi nga, kulang ang built-in cabinet na nakalagay. Kaya ang gagawin ko, itong kwarto ni Mariko, puro damitan na lang. Tapos dito sa side na to, itong pinaglalagyan ng lampshade. Nag-order na rin ako ng desk niya para sa kanyang laptop. Halimbawa dito yung hangiran, tsaka dito, yan paikot na yan hanggang dyan. Yan na magiging closet namin, yan buong yan. Tapos ito yung pinakang center, dito nakafocus yung desk, tsaka yung laptop niya. So, itong space na matitirang to, pwede na niyang, kung gusto niyang matulog pa rin dito, pwede maglatag ng kutsyon. Yung mga carpet ko, ito yung pang summer na carpet, tsaka itong violet, yan yung violet. Nakatiklop lang siya. Tapos, ito yung chair para sa counter. Nandito na rin sa taas. Ayan, bawas-bawas na rin yung frame. Kasi yung ibang frame kinuha ko dito. Tapos nilagay ko doon sa sala, diba? Sa living room. Tapos ayun nga guys, dito naman sa kabilang kwarto, punong-puno din, grabe. As in, wala na talaga kami malagyan ng mga gamit. Sa sobrang dami ng gamit. Kasi nung hindi pa kami dito nakatira, bali, sa building pa kami nakatira noon, kasya lahat yung gamit namin. Ayan, nung tumira kami dito, akala ko malaki na tong bahay na to. Maliit pa rin pala. Ang kulang dito is yung cabinet. So, tingnan nyo. Ayan yung sa Christmas decor ko. Nandito na lang siya sa bukana, sa pagbaba. Ayan yung Christmas tree. Hindi ko na siya kinahon. Para madali ko na lang kukunin. Ayan, diba? Kulang na kulang. Tapos dito sa kabilang kwarto, ayan yung puro bag ko. Ayan, bag ko. Tumba-tumba na yung pinagsasabitan. Tapos ito yung double deck ni Mariko na ang ilalim is desk. Gusto ko sanang ilagay dito sa kwarto niya. Kaya lang, gagawin ko na ng walk-in closet. So, naging tambaka na namin yung kanyang double deck. Tapos, bali, yung desk niya, ginawa kong tiklupan ng damit. Tapos, ayan, dito, puro damit. Ayan. Tapos, sa pagbaba, nilagyan ko ng hangiran. Ayan. Ayan, dyan, nilagyan ko siya ng hangiran. Kasi nga, di ba yung sa pagpasok dito sa hagdan namin, meron namang pintuan na kala mo cabinet siya, tingnan. So, pag umaalis kami, tapos babalik, dito na kami nag-hanger. Ayan yung mga jacket, ayan, mga
palaging ginagamit sa labas. Ayan, tas ito na yung pintuan niya, di ba? Ngayon, si Mariko dito natutulog sa baba. Kasi nga, mainit na daw sa taas. Spring na ngayon. So, dito muna siya natulog. Ayan. So, ayun nga guys. So, titingnan natin kung ano ang magagawa ko dun sa gagawin kong walk-in closet na kwarto ni Mariko. Pag okay, maganda, diba? Success. Hindi na siya makarating na, di ba? Okay. Bathroom makeover. Check. Good job. Sobrang dami ko pang liligpitin. Ayan, namumula na kaagad ako. Ang init na eh. So, umpisan ko na ulit. Siyempre, konting break lang. Sumakit yung likod ko sa pagbabacuum. Okay, ang dami pa ulit. Yung dito pa sa kabilang side, hindi ko pa nakaayos. Ito yung built-in cabinet. Tingnan nyo yung laman. Punong-puno din. Ayan. Puro kahon pa rin. Hindi na namin nilabas sa kahon. Kasi nga, yan pa yata yung mga bag. Tapos, ano, pinagdiitan na damit ni Mariko. Kaya, dyan na lang namin talaga nilagay. Paano magkakasya? Imbak pa more ng gomi. Dahil natapos ko na yung kabilang side, dito naman tayo sa mga may kahon. So, kailangan maayos ko muna to bago ko ikabit yung mga hangiran na ilalagay ko. So, let's start again! Kaya
inurong ko lang muna itong mga kahon para ma-vacuum ko dyan. Okay na, malinis na. For now, pahinga muna. Update later. Pag nakabit ko na. Tapos, ito yung carpet na hinahanap ko pa. Stripe siya. Olive green. Stripe na olive green. Cream at saka light green. Ayan yung kaunahan kong binili na carpet dito. Ang tagal ko nang hinahanap. So, yan lang laging mga carpet na yan ang nakikita ko. Sabi ko, nasa na kaya yung carpet ko dati na binili. Ayan, nandito pala siya sa kahon. Fourth day of our cleaning. Ito, idadagdag namin sa walk-in closet. Kasi, lagayan to ng mga cosmetics, kung anong gusto mo, kabango. So, idadagdag ko to para doon sa walk-in closet. Para meron na doon dalawang mirror. Ayan ang itsura niya. Tapos, ayan. Ayan ang itsura niya. Isang buong salamin, full body. Ayan. Para dagdag accent saka walk-in closet. So, magiging dalawa na yung full body mirror. Oo. Okay. Yeah. Hindi ako magpakita kasi si Chubby Aki. Ang laki ng chat. Pero nagda-diet na. Malaki pa rin yung chat. Ayan. At ito kami ni Mariko. Bagong gising. YOLO. And it's 7:30 in the morning. And tembok namin. So, fourth day na ng ating paglilinis sa walk-in closet dahil ang dami ko pa talagang ligpitin doon. Sumakit yung balakang ng lola nyo dahil alam na, matanda na. Oh, grabe guys, ayan, natanggal ko na lahat ng kahon. Yung isa, tinira ko. Kasi, importante yung para kaming bagong lupat. Ayan, tingnan nyo. Nalabas ko na. Laruin nyo yung isang kahon lang pala na napakalaki dito. Eh, ang laman, puro stock toys. Diba? Kaloka. Ayan, may puro stock toys siya. Oh, diba? Puro stock toys. Halo-halo na yan, Hello Kitty, Mickey Mouse. Mini Dapu, pero mas madami si Mini Dapu. Kasi yan yung napanalunan ko dati yung sa game center. Yan yung mga kanikuha ko sa game center dati. Ito na yung mga kahon na itatakon. Ayan, natanggal ko na. So, malino na ulit. Kitang-kita na yung headboard na dini-IY ko. Hindi pa nga ito tapos, ayun. Wala pa siyang button dito sa bandang ibaba. Pero, hindi ko na yun aalisin kasi naka-tornado na nga. So, dyan na yan. Para kung maisipan ko na naman gawin ko ato. Nandiyan na yan, diba? Okay, guys. For now, ito pa lang yung naayos ko. Dahil hanggang ngayon, 4 days na hindi pa rin dumarating yung in-order ko. So, pansamantala. Dito sa isang side na to, sa pagpasok to eh. Ayan, pagpasok. Ayan. Dito, pag dumating na yung in-order ko dito. Tapos, ayan, dyan na yan talaga. Pag dito ko siya nilagay sa bukana. Sa gabay. So, dyan na lang siya. Permanent na siya dyan. Ayan. Tapos, doon ko nilang nilagay yung frame para magkaroon siya ng design. Ayan. Tapos, dito, pag dumating ulit yung in-order ko pa, kasi 5 yung in-order ko na cabinet na hangiran siya. Na cabinet talaga siya, pero tatanggalin ko yung puro ganito lang kasi. Papakita ko sa inyo yung design or style ng in-order ko. Yan. Dito sa panggang doon. Parang pa-egg. Diba? Naka-egg. Tapos, okay na yan. Naayos ko na dyan sa side na yan. Dito. Naayos ko. Ay! Ayun, dagdag. Ayan. Yung mga wallet ko dyan. Tapos, yung manicures. Tapos, dito yung mga abubot. Ayan. Tapos, so, yung may salamin ako dito, may salamin din ako doon, diba? So, ngayon, dito makala, dahil itong side pa lang na to naayos ko, 4 days na, hindi ko alam kasi kung saan ko lalagay. So, pag dumating na lang talaga, ayan. Ayun, ang daming lalabhang, labahin na yan. So, dito sa center, ayan, may carpet na, nilagay ko na yung carpet.
Ito yung bag binari ko sa school. Grabe, ang bigat, guys. Ang daming bagat. Sobrang bigat. Parang nasa 20 kilos. Kasi puro libro. For now, stop muna ako kasi wala pa naman yung in-order ko. So, bukas ulit. So, bukas pang 5 days na. Sana magawa ko na lahat bukas. Yung mga bag ko muna ang ilalagay ko sa ano layer na yun. Favorite ko to kasi ang ganda ng kulay niya. Cream and beige at saka red. Yung pagka-red niya is basta maganda yung pagka-red niya. Lens ko pa to. Ito binabili ko sa Pinas. Seiko Sana bag. Buhay na buhay pa rin. Binili ko to is wala pa si Mariko. Ayan. Ito naman red and brown. Diba? Maganda pa rin siya. Favorite ko. Aking knapsack na Louis Vuitton. Ang tagal ko na itong binili, guys. Wala pa si Mariko. Buhay na buhay pa rin. Matibuhay talaga Louis Vuitton. So, ito naman. Regalo sa akin nung nagtatrabaho pa ako sa work. Ayan, regalo sa akin. May kapartner yan na tobacco case at saka wallet. May mga ternong wallet yan. Yeah. I have an idea with the bugs. If it doesn't fit anymore, just put it down. So, kulang ako ng lagayan ng bag. Mm-hmm. That's why. Bibili ako ng hanger. Kasi kulang kami sa hanger. Dahil doon sa kabilang kwarto, puro mga nakahanger na din yung ibang damit. Wala na talaga. Puno na. Nakayo na nga no, ng laruan at saka ng bag. Mura lang, 5 cents. Part 2, to be continued. Okay. Please subscribe, like, and comment. Till next one. Bye. Bye.